Hi guys, this is Sir Gem in your tar reader. So alamin natin ang sitwasyon na nai-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is general reading, so this may or may not resonate to you, so don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading, so kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaari yung mga advice and messages na mapu-pull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Guys, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Give me your energy. Give me your energy. You have talking. Interested, conversing, more, awaited message arrives, text, call, email, hovering, talking to someone. Maaring someone will message you, will contact you, will call you, email you. Alamin natin ang iyong sitwasyon. Ano ang connection ng talking sa iyong energy? Give me your energy. Give me your energy. Okay. You have Ace of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. The Fool. Ace of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, and Six of Swords, an air sign. I'm sensing here there's a message coming your way. Merong offer na paparating sa'yo. Ace of Pentacles and Ace of Swords. Someone na maaaring matagal niya nang pinaplano to talk to you. To offer this to you. Maaaring this is a new chance, new beginning, new opportunity. Or maaaring this is some kind of a second chance, second opportunity of reconnection. Maaaring reconnecting with someone. Tingin ko may mga pinagdaanan kayo noon na hindi naging maganda. You are moving on, moving away, letting go. Pero, there's an unfinished business. Maaring Ace of Pentacles is an apology. Hingi siya ng sorry sa mga nagawa niya noon, kung bakit mo binitawan ang connection niyo sa isa't isa. This person will contact or message you kasi alam niya yung pagkakamaling nagawa niya. Gusto niyang maitama ito. If this is a new person para sa'yo, maaaring ikaw ay in the process of moving on at may bagong paparating sa buhay mo, you are taking a leap of faith. You have the full energy. Ayaw mong magpaka-stress. You want freedom. Diba? While moving on, ayaw mong isipin yung mga pinagdaanan mo noon. Nakafocus ka sa ibang bagay. Let us see the Ace of Swords in your energy. Give me the Ace of Swords. Okay. You have the Eight of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, and Nine of Cups. 8, 9. Diba? Nandun ka na sa process ng moving on. Unti-unti ka na nagkakaroon ng confidence sa sarili. Self-love, self-care, and then one day, or one of this day, someone will message you. Maaaring na-appreciate niya yung pagiging confident mo sa sarili, yung pagiging independent mo.
kaya mong malagpasan yung mga problemang pinagdadaanan mo. O maaaring this is someone from your past na nagbigay ng so much pain sa'yo, na-realize niya yung pagkakamali niya nung nawala ka sa buhay niya. Either way, someone wants to talk to you. Interested conversing more. Kausapin ka, getting to know you. O maaaring nag-aantay rin siya ng message from you. Nag-aantayan lang kayo, pero definitely, you want to talk to this person and this person wants to talk to you. Fulfillment. Happiness. Who knows? Let us see the full energy. Give me the full energy. Okay, you have the Queen of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, and Eight of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. I'm sensing here, wala nang patumpik-tumpik. Wala nang umahad lang. Paparating na yung message na ito. Paparating na yung person na ito to talk to you. Magkakaroon kayo ng moment. Ng chance. Diba? I'm sensing here that this person, sisiguraduhin niya na makakausap ka niya, na makikilala ka niya na mabuti at masinsinan. Mabilisan yung dating niya sa buhay mo. Kung ito man ay yung ex mo or your ex-partner, tingin ko desidido na siya na magbalik sa'yo. Natutunan niya na yung pagkakamaling nagawa niya. Napagtanto niya na hindi niya kayang wala ka sa buhay niya. So may pagsisisi kung ito ay your ex-partner. But if this is your new partner, very intense yung connection niyo, yung feeling niya para sa iyo. Walang pag-aalinlangan. Take a leap of faith. Come what may. Kung anong mangyari, gagawin ko to. I will talk to you. Kasi ito yung sinasabi ng puso ko, ng damdamin ko right now. Let us see the Ace of Pentacles in your energy. Give me the Ace of Pentacles. Okay. You have 10 of Pentacles, an Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and 10 of Swords. You have 2. 10. Ten of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and of course, I'm sensing here that this Ace of Pentacles is an opportunity for you to have a happy life with someone. Para magkaroon ka ng new beginning with someone. This is some kind of intense connection kasi maaaring kayo ay meant for each other. I'm sensing here that this is the one for you. Kasi siya yung magbibigay sa'yo ng happiness sa buhay. Parang siya yung kapag nakilala mo na siya or kapag nagkaroon kayo ng reconnection sa isa't isa, this is new or your old person, your past person. Parang ito na yung story nyo eh. Parang ito na yung end ng story nyo. Kumbaga, magkakaroon kayo ng new beginning ng long-term commitment. Maaaring ito ay proposal or marriage. Yun ang kahahantungan ng offer na ito. Offer of love or apology, but definitely may patutunguhan itong offer na to. Hindi na siya nagbibiro. Seryoso siya sa pagkakataong ito. So kung sino man yung person na dadating sa buhay mo na gustong kumausap sa'yo, interested, tingin ko, this person is seryoso na sa buhay. Let us see the Six of Swords in your energy. Give me the Six of Swords in your energy.
Okay. You have the Two of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, and Knight of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Diba? Kung ito ay new person, definitely manliligaw sa'yo. Ikaw yung priority niya. Ikaw yung, alam yung center of attraction niya sa ngayon. Nafe-feel niya na single ka. Ready and available. Kaya wala na siyang pag-aalinlangan. But if this is your ex, someone na definitely ayaw niyang tuluyang kang mawala sa buhay niya. Hindi niya hayaan na tuluyang kang maglaho sa kanyang buhay. Hindi niya ito panglalagpasin. This person is really passionate about you. There's so much love, respect para sa'yo. Gaya nang sabi ko, kung sino man yung person na makakausap mo, seryoso siya sa pagkakataong ito. Let us see. Oracle guide, give me some message, advice for this energy. Let us see your energy. You are very close to achieving your goal. Malapit na. Soon. Be bold and make the first move. Your person will definitely take action. May gagawin na siyang move. Message, call, tawag, any kind of connection with you. Communication with you. A time to give rather than take. Diba? Sa relationship, give and take. Always. Para magkaroon ng balance. The answers you need are coming. Prosperity lies ahead. May magandang nag-aantay sa inyo in the near future. Confidence is your key to success. You are good enough. And hold your vision. Lahat ng nangyayari sa iyong sitwasyon, there's always a reason. May purpose yan sa ating buhay. So thank you. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Have a great day.